Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay nauumay na sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo sa kasalukuyan? Kayo po ba ay napakaraming problema ang pinagdadaanan sa ngayon? Or pakaramdam nyo ay lagi po kayong minamana sa buhay? Gusto nyo po ba na kayo po ay palaging swertihin? Ito po ang aki-share sa inyo ay palalapitin natin ang swerte at itataboy po natin ang kamalasan. Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Mas mainam na meron po tayong ganito mga bossing. Para po instead na may mga kamalasan na dumarating po sa atin, meron po tayong mga mabibisang proteksyon or may pang-attract po tayo ng kasaganahan. Para kung halimbawa kayo po ay sobrang hirap na pinagdadaanan nyo sa ngayon or marami kayong niraraket, kayo po ay magtagumpay at yung kahirapan na yan ay ma-reverse, ang kahirapan ay maging kasaganahan. At kung kayo po ay nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, ang video ito ay para po sa inyo. Pwedeng gawin mga bossing basta't naniniwala ka sa mga ganitong mga pamamaraan. Pero kung kayo po ay may alilangan sa ganito, ay huwag niyo po itong susubukan gawin. Ngayon po mga bossing, kailangan lamang po natin ng asin. Pag sinabi pong asin, ito po yung isa sa mga napaka-paborito ko. Pag marami kang problema sa buhay at kayo po ay hindi niyo na malaman kung paano niyo po ito susolusyunan or kung gusto niyo masolusyunan kagad ang problema po ninyo, maglagay lamang po kayo ng asin sa inyo pong salas or kaya maglagay kayo ng asin sa ilalim ng inyong higaan. Yan po mga bossing ko ay mararamdaman mo kagad na ang gaan ng daloy ng swerte. Pero hindi naman to ura-urada. Darating po talaga ang para sa inyo mga bossing ko. Yung bantipo na ang pakiramdam mo dati ay lagi kami na malas. Ito po mga bossing ko ay konting kibot. Mararamdaman mo na ikaw po'y sinuswerte. Yung bantipo napadpad ka sa ganito or nag-grocery ka lamang. Tapos meron kang kakilala dati na nakita mo dyan. Pagtapos yung pala ay siya ay may mga paninda. Ang gawin nyo, picturean nyo lamang po ito at kumbaga i-post lamang po ito mga bossing. At ito po yung kung magkano lang yung kanilang ano, idagdaga mo ng konti. Pag pinagsama-sama ang konti, ay nakoy, sideline na po yan. Pambili na rin po yan ng grocery or ng bigas. Kumbaga, malaking tulong na rin po yan mga bossing. Mas mainam po yung ganyan kaysa po tayo ay nape-pressure. Meron akong bossing na yung asawa po niya nagtatrabaho. Siya po ay gumagawa ng mga pampaswerte. Mas mainam po sana kung kayo po yung sasabayan nyo ng pampaswerte at sasabayan nyo ito ng pagkayod or kaya pag-iisip ng ibang mga mararaket para kahit pambili ng bigas or pambayad ng kuryente ay malaking tulong na po yan mga bossing sa ating pong mga karelasyon. Kumbaga tayo po yung mag-iisip ng iba pang mga maaaring mapagkakitaan. Kaya kung kayo po isa sa mga nagawa ng ganito, samantalahin yung pagkakataon. Kasi ang mga gumagawa ng mga pampaswerte, basta't may involved na pera, yan po ay nag-iisip tayo ng iba't ibang mga pamamaraan para paano natin ma-achieve kagad yung mga pangarap po natin. Ayun po yan mga bossing. Pero kung mga panapanalangin tungkol sa kalusugan, tungkol sa huwag tayong pababayaan, kung ano man ang mga nagaganap sa kasalukuyan ay hindi maganap po sa atin, yung mga ganon. Kumbaga, panalangin lang talagang taimtim po yan. Pero pag may involved na pera, ay kailangan natin kumilos. Ngayon po, dito po sa ating pong asin, kailangan lamang po natin ng tatlong bawang. Ang bawang ay proven na napakaswerte po nito. Higit sa lahat, pantaboy sa mga negative na enerya na nasa loob na ating tahanan, ganun din po kung ikaw ay laging walang pera. At lagi kang iadya nito kung saan kan mapapaigi ang inyo pong buhay. Tatlong buti lamang po mga bossing ko ng ating bawang ang ating kailangan. Hindi po yung malalaking ano ng bawang, yung isang buo. Pero kung marami po kayo, abay bakit hindi? Ako nga po mga bossing. Ako po eh, kayo po ba mga bossing ko yung merong kakilala or merong kayong alam na yung mahahaba na ano ng bawang, yung kumpul-kumpul po siya, wala kasi dito pa sa amin sa palengke, di ako nakakita pa na tigitigisa lamang po siya, yung kumpul na isang haba, ipagsasabit ko po ito sa 2021 sa mga pintuan po namin. Hindi naman sa may mga multo, kumbagay, ito po yung pang-attract ng kasaganahan at pang-alis nga po ng kamalasan, lalo-lalo na po ngayong darating na 2021 para mas maging... Kung ngayong 2020, dahil nga po sumalubong sa mga pampaswerte, bagamat hindi ganun katindi ang mga naganap,
Eh, ngayon, sasalubungin ko muli ng kasaganahan kaya ako'y naghahanap po niyan. Maganda po rin kayo ng ganyan, mga bossing. Kumbaga, update-update na lang tayo kapag ako'y naka-order na yan. Ipapakita ko dito kung kanino po ako naka-order. Kaya kayo pa, mga bossing, kapag kayo na may naka-order na yan, i-update niyo rin po ako, ha? Kasi i-order rin po ako niyan. Para ngayon dating na 2021, ay mas ma-welcome ang kasaganahan. Ngayon po, mga bossing, ito po, lagay po lang natin ang tatlong bawang po dito. Tapos, mag-wish po tayo. Kung gusto po ninyo, gawin yung pito, kung mas marami, tas i-mix nyo mismo yung bawang at ganoon din po yung ating asin. Pagtapos umarap ka sa may silangan, think positive sa pamamagitan nito, ay magpo-flow ang kasaganahan sa akin at mababago ang takbo ng aming pamumuhay. Instead na kahirapan, ay kasaganahan ang mapapasamin. Pagtapos mga bossing, ilagay nyo po ito sa may tapat ng inyong main door, or kaya sa may kusina, or kaya po sa ilalim ng ihigaan po ninyo. Basta wag lang matutunaw ang asin, dire-diretso ang flow ng swerte. Pero pag napansin nyo, natutunaw na po siya, nagtutubig na, aba, alasin nyo po yung bawang. Basta't ang bawang natin ay matigas pa, yan po ay pwede pa gumawa po muli kayo ng panibago. Pero kapag po yan ay malambot na or kaya tuyo na ang loob, wala na po yan, wa-effect na po yan. Tapos yung ating asin, i-boost nyo lamang sa may lababo, buksan si gripo at hayaan ito yung makaago sa malayo. Kapag po ito ay nasa malayo na, tingin nasa malayo na, kumuha ka ng isang kutsarang suka at i-boost nyo sa may lababo. Huwag po munang babasain ng mga 5 minuto yung inyong lababo na pinagbuhusan. Hayaan nyo muna na manuot po yan at yung suka ay pumunta doon para ma-stop ng kamalasan. Ngayon po mga bossing, ito po yung isa sa mga paborito kong pampaswerte. Ito po ay isa sa mga proven na napakaswerte. Ang dami po nitong naidulot po sa amin. Ultimo magulong pamilya, pagdating sa pampinansyal, problema sa mga anak, yung mga pasaway. Ganon din po yung lagi nila akong minamalas, kahit anong gawin kong kayod. Ito po mula ng umenter po ito, mga bossing. Kumbaga, parang lagi ako iniaadya. Ano ba, may nakakwentuhan akong ganito. Yung pala, meron siya nirarakit na gano, na ganito, isishare niya po sa akin. Sabi niya, gusto mo, ganun din gawin mo, ganyan-ganyan. Hanggang nagkaroon ako ng mga ideas, yung mga ganun. Rumarakit din tayo sa mga ganyan. Marami po tayong, ano, soon, ipapakita ko po sa inyo ang aking pong simple, pero... kumbaga yung aking racket, ipapakita, ipapasyal ko po kayo dyan kapag ka, kumbaga ready na ako. Kumbaga sa akin eh, gusto ko muna siya mag-grow pa na mag-grow bago ko i-share sa mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, basta ngayong buwan ding ito, hindi, siguro sa next month, may ipapakita din po ako sa inyo. Kumbaga, yung bunga ng mga pinagpaguran, kung ano po yung aking mga ibang mga pinagkakaabalaan, nirarakit, isishare ko po yan, ipapakita ko po sa inyo ang aking, kumbaga yung aking mga bunga ng pinagpaguran, or kaya yung mga nirarakit ko pong negosyo, ipapakita ko po yan sa inyo. Kaya lang gusto ko muna, very smooth na, ayoko kasing magpakita ng, kumbaga hindi pa ako, hindi pa ako masyado ano doon sa aking nirarakit. Gusto ko muna, kapag pinakita ko sa bossing ko, ma-amaze kayo. Kasi, ganun pala ang nirarakit ni, ni madam, ganon. Okay pala, maganda pala, yung mga ganon. Gusto ko muna yung ganon. Kaya kung bagay, gusto ko yung maging very smooth muna. Ngayon po mga bossing, kung gusto nyo pong magtagumpay sa mga nirarakit ninyo, sabayan nyo po ito ng pampaswerte para very smooth. Para, kasi dati-dati, wala po ako mga ganito. Ay, Diyos ko po, lagi po ako nalulugi na dali pa kami ng MDA, nalubog ako sa mga pagkakautang. Lahat ng mga nirakit ko, sablay. Pagkatapos kaya nga, sabi nga po sa akin na malapit sa akin, mamirmis na lang ako sa aming bahay kasi kumbaga malulubog na naman ako sa pagkakautang or kaya kumbaga aalatin na naman ako, magpirmis na lang daw ako sa amin. Kaya nung ako'y gumawa ng mga pampaswerte, lumakas muli ang aking loob, think positive, kaya ko yan, at yun nga po ay naganap. Kaya ganun din po kayo mga bossing, think positive, habang may buhay ay may pag-asa. Ngayon po, ay basta't kung kayo'y naniniwala sa ganito, lumarga po kayo, tapos kalimutan ang pangit, pa ng mga magaganda sasabihin natin sa ating pong bibig at yan po'y magaganap. Tunay naman na talagang, lalo-lalo na kung ikaw hindi nakakalimot tumawag sa mali Panginoon, yun ang numero uno para magkaroon po tayo ng gabay kung ano man yung mga nagaganap sa atin. Very smooth, walang maging balakid, walang kung ano man na maaaring maging problema. Kung may magiging problema, may mga dahilan, mas lalo mong i-grow or lalo ka mag-isip ng mga iba pang idadagdag para mas lumakas ang benta or kaya kung ikaw nagkaroon ng problema, instead na mamblema ka ng mamblema, isipan ka agad ng solusyon or kung paano pa masusolusyonan at mas gaganda pa yung inyong negosyo or kung ano man ang naging problema po ninyo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!